Ikaw ang aking kasang bahay. Ikaw ang nais kasama sa buhay. Umaapaw ang tuwa sapagkat nandito ka na. Ikaw ang aking kasang bahay. Ikaw ang nais kasama sa buhay. Aking kasang bahay. Hindi ko yata makakaya ang mabuhay kung wala ka. Labis ang tuwa nang ikaw ay dumating. Buhay ko'y nagkaroon ng kulay. Dati-dati kay tamlay. Ikaw o ikaw ang gamot sa aking lumay. Ikaw ang aking kasang bahay. Ikaw ang nais kasama sa buhay. Umaapaw ang tuwa sapagkat nandito ka na. Ikaw ang aking kasang bahay. Ikaw ang nais kasama sa buhay. Lagi lang may aking kasang bahay. Oh, kasang bahay. Ikaw ang nais kasama sa buhay. Umaapaw ang tuwa sapagkat nandito ka na. Ikaw ang aking kasang bahay. Ikaw ang nais kasama sa buhay. Lagi lang may aking kasang bahay. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Wow, ibang-ibang venue. Yes! Diba? Ibang aura natin ngayon. World Correct. Trade Center ang peg. Morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, po kayo. Okay. Pwede na. Pwede na umuupo. Pwede na umuupo. Oh. Okay, children. Ganda what is for today, children? Kuya, bago ang sala mo ngayon. Oo, medyo umaasenso kayo. Yes. Talagang malaki. Elevated, in fairness. How's your day today? Early. Early, eh. No? Ako, kuya, yung kahapon ko. Are you an early riser? Mag-mic tayo. Maganda mag-mic po tayo. maganda, especially, I'm an early riser. Tapos eh, dito tayo maggaganapin ang ating kick-off ng ating 10th year anniversary and ating Rescue Summit. Mas malaking facility para makita talaga yung ating mga service, public service natin. Yan. And kasi pagka early riser ka, dapat early sleeper ka rin. Diba? Kaya lang ako, late sleeper. Early riser. No choice, early riser. No choice, early riser. Doc Mon, good morning. Morning, Kuya. Ako yung kahapon ko, hindi pa nagwawakas eh. Oh. Diretso eh. Ah, ganun. Oo nga. Diretso pa. Eh. Panayang ano mo eh, panayang trabaho mo ah. Maraming assignment. Mga pinapagawa mo, Kuya. Para maraming assignment. Na nakakapuyat. Oo. Oh. Tsaka pag nakikita ka ni Angela talagang napapaiyak si Angela. Palagi. Naalala niya palagi. Mentor ko siya. Oo. Dahil naalala niya palagi si Roselle. Inalagaan ko, Kuya, dahil bili ni Angela eh. Alagaan ko daw sa recording. Pero wala si Doc Pebbles ngayon eh. No? Wala. Nasa New Zealand. Si Doc Janice naman. May commitment. May patient siya this morning. May operasyon. Yes. Eh si Doc Joseph naman. Nagbebenta ng pulburon. Gumagawa pa. Talaga nga naman. May delivery, Kuya. Alam mo yung pulburon na yan. Yung, hindi pa ba niya alam na malaki ang competition mo sa kanya? Ay, nako. Hindi pa. Malalaman niya bukas, Kuya. Eh, tinanong ko si Arlene eh. Sabi ko doon sa misis ko, ano mas masarap? Ang pulburon ni Doc Joseph? O yung pulburon ni Doc Sarah? Ano ang sagot? Morning. Mahal ako niya ni Ate Arlene eh. Mahal na mahal ko yan, Kuya. Sige. Nanonood si Doc Joseph. Good morning po, araw ngayon ng Wednesday. Of course, ngayon ay ika-25 na sa buwan ng
Hunyo 2014. Bilis, ha? At matatapos na naman ng June, of course. Live po tayo dito sa World Trade Center para sa atin pong ika-10 anibersaryo ng UNTV. At today, yan. Salamat, audience! Talaga. Nga ba kayo, mga kamay? Salamat, o. Dami nyo, ha? Punong-puno dyan. Welcome kayo dito, ha? Pwede kayo. Come over dahil umpisa na po ngayon ang ating Rescue Summit as well as ang lahat ng mga serbisyong ibibigay natin para sa ating mga kababayan, ang ating mga medical mission. Pero, of course, ang sentro ng ating tema ngayon ay ang caring for the elderly. Yan. At si Lynn Perez po, na isa sa ating mga elderly, ay nasa PTTC, sa Philippine Trade Training Center. Ano ang ibig sabihin ng PTTC, children? Philippine Trade Training Center. Very good. Pero may, ano ibang ibig sabihin mo? Parent Teachers Chahin Conference. Eh, si Doc Sara meron din yata eh. Hindi po kay Doc Janice yon. Philippine Type, ano? Taiwan? Taiwan? Thailand? China. Talagang iba-iba kayo. Teka, ang medical mission po natin para sa ating mga lolo ay nandyan. Kasama po si Jerry at si William naman na nasa studio. At syempre, ang ating mga iba't ibang remote points na kasama natin today. Kaya ho, inaanyayahan na namin kayo. Gumising na kayo. Punta na kayo dito sa atin sa World Trade Center at sa PTTC. Nandun ang lahat ng mga serbisyo para sa ating mga kababayan. Mamaya, ira-rundown po namin sa inyo yung iba't ibang mga services na pwede nyong ma-avail. At para po sa kapakinabangan ng ating mga seniors, yung pag-secure ninyo ng senior citizens ID, tulungan natin kayo dyan. Pati yung job fair natin, ha? Para doon sa mga kasing edad na namin na hindi na papasok sa 25 to 35 years of age. Sino ba pasok sa inyo sa 25? Lahat. Lahat kami, kuya. Ako, kuya. Pasok pa kayo? Pasok na pasok. Doc Mon, bata pa lang ako, pinapakinggan ko na yung mga kanta mo. Nasa isip lang yan. Ay, baka hindi alam ni Kong Sherwin. Kong Sherwin, si baka na di mo naabutan yung Metro Pop Music Festival. Yung awitin na sinong dakila, sino ang tunay na badi, ay bading na baliw. Siyang gumawa nun. Entry yun ni Doc Mon. At saka yung Lunes nang tayo'y nagkakilala. May istorya yan, kuya. Ayan. Ibig sabihin, yan. Kuya, ibig sabihin pala, na-compose yun ni Doc Mon at when he was still very young. Oo. Kasi napakabata niya pa ngayon. Exactly. 7 years old lang thank siya you, nun. Thank Tsaka, mga 15 years old lang. Oo, baliw pa siya nun. Yeah. Pero kaya si Kong Sherwin. Hanggang ngayon, di ko alam kung sino talaga. Hanggang ngayon, di ko alam sino baliw. Eh, no? Ano istorya nung isang linggong pag-ibig? Ay, kakaiba ko yan. Na-experience mo yun? Hindi, kuya. Hindi. Story yun ng cancer patient na isang linggo kong inalagaan. Ako ay medical student pa. Okay. Matanda. Storya niya yun. Storya yun ng mag-asawa, yung babae, ang aking pasyente. Okay. So, nangyari talaga sa tunay talaga na buhay. Nangyari talaga, kuya. Na nagkakilala sila ng Lunes, tapos Martes, nagtapat ka ng yung pag-ibig. Hindi, actually, yung pitong araw dong kuya ay hindi literal na pitong araw. Ah, okay. Meron siyang biblical na color. Ah, alright. Yun yan, di ba? Lalim. Sige, okay. Pagbigyan. Mamimigay po ang ating po programa ng libreng MRT at LRT tickets para sa ating first 100 elderly na makakarating dito sa PTTC. So, pabilisan na kayo ng paglakad. Yan. Yung mga seniors natin. Para sa atin pong verse for the day ay nasa Kawikaan, Gis 28. Matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. The hope of the righteous shall be gladness, but the expectation of the wicked shall perish. Alam niyo, mga ina-expect kasi ng mga masasama. Minsan, syempre, kung ano yung magagawa nilang, meron kasing tao hindi makatulog pag di gumawa ng masama eh.
Wow. Di ba? Yeah. Meron ganun. Yung parang ano niya na yung libangan niya na yung gumawa ng kasamaan. Pero kapag kang iisip mo, eh, yung makagawa ka ng mabuti, which is the very purpose of our life, di ba? Parang sabihin natin na ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dapat, eh, at binibigyan ng Diyos ng pagkakataong makagawa para gumawa ng mabuti. Kaya lang, most of the time, kapag ka hindi natama ng landas yung isang tao, instead na yung pagkakataong binibigay sa kanya ng Diyos ay gamitin niya to do good, nagagamit niya yun para gumawa ng masama. Well, that is in practice ng free will naman natin. But just the same, may admonition at recommendation naman sa atin. What we have to do. We have to do what is good. And we have to do good to everyone. Kaya nga ho tayo sa atin pong mga medical missions and all of the public services that we are doing, di ho tayo namimili. Kailangan, kung sino yung nangangailangan, lahat ng kapwa-tao nating may pangangailangan, regardless kung ano ang kanyang religion, regardless kung ano ang kanyang lahi, kung ano ang kanyang kulay, eh, basta yan ho'y kailangan ng serbisyo publiko, yan po ay atin namang pinagsisilbihan. So, huwag natin kalimutan today, before doing anything, huwag mo tayo makalimot na manalangin, magtagubilin, magpasalamat dahil nakita natin ang isang panibagong araw. Today is another day and it's another blessing that we have to be thankful of. Yan.